Para bigyan naman tayo ng update sa Bagyong Christine, makakausap natin si Chenel Dominguez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon sa iyo, Chenel. Diretso na ako dito sa gusto ko malaman at alam ko gusto malaman ng marami nating kababayan yung tinatawag na Fujiwara effect daw kasi parang mag-u-turn daw itong Bagyong Christine. Pakipaliwanag mo nga sa amin yan. Yes po, magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa mga tagapakinig po natin. So ito po, madalas po natin naririnig po sa ngayon dahil magkakaroon po tayong dalawang bagyo, ang Fujiwara effect. Ito po kasi si Christine, sa nakikita po natin, maglulup po siya or magpapaikot-ikot po dito sa may karagatan po natin, sa West Philippine Sea po natin. And then may papasok po tayong isa pa pong bagyo na papangalanan din po nating Leon pag pumasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang Fujiwara effect po ay nangyayari kapag may iisang sentro po na iniikutan ang dalawang bagyo. So nakikita po natin, mababa naman po yung chance nito na mag-Fujiwara effect po yung ating dalawang bagyo dahil approximately 1,500 kilometers po ang kanilang pagitan po para magkaroon po sila ng Fujiwara effect. So asahan din, sa nakikita po natin, masyado naman po silang malayo sa isa't isa para magkaroon po ng ganitong effect. Ah, okay. So mababa yung sinasabi mo, mababa yung chance, pero posibleng bumalik pa rin itong si Christine. At ano mangyayari? Magdadala pa rin ba yan ng mga malalakas sa pag-ulan at hangin? So nakikita po natin, mababa naman po yung chance niya na pumasok pa mismo po ng ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi po natin inaalis ang posibilidad. Ang mangyayari po kasi, possible po, ito po habang naglulup po siya dito sa West Philippine Sea, possible po yung trough po nito or yung extension po nito, magdadala pa rin po ng mga pag-ulan dito sa western section po ng ating bansa. Mm. Okay, so sa ngayon, nasaan na itong si Christine at saka ito namang si Leo? Ano naman ang inaasahan natin sa kanya doon sa bagyong Leo? Opo po, si Christine po, patuloy po natin, inaasahan po natin, lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Kaya patuloy po natin itong binabantayan. Pagdating naman po kay Leon, kanina po, ito'y huling namataan sa line 2,244 kilometers east ng Eastern Visayas. Sinikita po natin, possible po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by weekend po. Pero yung inaasahan ba na itong si Leon ay posibleng mas malakas or mas mahina dito kay Christine? Ayon po sa pagtaya po natin sa ngayon, ang pinakamataas po niya na category is katulad lang po kay Christine, severe tropical storm. Pero ayon din po sa nakikita po natin track, ito po ay dito lang po sa may northern Luzon po. Pero sa nakikita po natin, hindi po natin inaalis ang posibilidad ng landfall, pero malaras po ang tsansa na ito po ilalapit lamang po dito sa may northern Luzon po natin. Okay. Maraming salamat kay Chenel Dominguez, weather forecaster ng Pag-asa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.